ano na po control minsan? Yung mga sangkap, masama ito, masama ito, masama ito. Mawawala ka sa Diyos. Kaya makikita natin, ayon dito sa ating binabasa, na itong mga sangkap ng ating mga katawan na ito, hindi ito para sa mga masasamang bagay o sa pangangalo niya lang. Tatandaan natin na pag-aari tayo ni Kristo, kaya kinakailangan supilin mo yung iyong sariling katawan. Kung masama iyan, huwag mong pag-anahin yan, patayin mo yung mga sangkap na yan. Ang sabi sa Colossians, pansinin po natin, mga ilang talata na lamang po, ang sabi sa Colossians chapter 3, huwag mong pag-anahin yan, huwag mong pag-alamin yan sapagkat ipapahama ka sa impyerno niyang iyong sangkap ng katawan na yan. Sa Colossians chapter 3, verse 5, ang sabi, patayin nga ninyo ang mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Gaya ng ano, pakikiapi. Marami ngayon yan. Bakit? Parang mga talaba. Sino-sino kasama? Kapit-kapit. Araw mga tao, yung ba? Sa isang ganun eh. Oh, may number 1, number 2, number 3, ano? Bintilag mo ba? May number 4 pa. Diba, usong-usong ngayon yan, tatandaan natin, nasa Diyos po tayo. Hindi pwede rito yung mga ganyan. At ang Diyos, sasawayin tayo pagdating ng panahon. Ano? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Gaya ng ano? Pakikiapi, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman. Na yan, mga bagay niya, itinuturing na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi wala ka na ngayon sa Diyos. Ipili mo, ipahama ka ng iyong sangkap kung hindi mo pinigil. Hindi mo napasin, apalayo ka na pala sa Diyos. Yun ang nakakatakot. No? Kaya pakatandaan natin na sa paglilingkod na ito, kung ano lamang yung bagay na ipinakita ng Bible, hanggang doon lamang po tayo. Ang ipinagdidiin na natin sa umagang ito, yung salitang instrumento na ito, na hindi porkit sinabing instrumento, ito na papagod sa atin. Ay, music yan. Ay, hindi. Bakit? Apat ang mahulugan eh. Tatlo eh. Eh ito, yung pangatlo, kasangkapan, yung ating palang mga body parts. Kasangkapan gagamitin ng Diyos para ipangpuri sa Kanya. Kagaya ng ating mga larynx na ito. Hindi na kailangan ng mga ano na yan, mga organ gitara. Wala nga naman ulat eh. Ano ba nakasulat? Sing. Tapos ang usapan. Yun lang, wala nang iba. Kung sing ang nakasulat, yun ang dapat nating gawin. Ito po ang ilang mga talata. Colossians 3:16, ang sabi, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Doon pala sa unang passages, makikita mo na eh. Manahang sagana nawa. Nandito, nakatahan. Kung nakatahan dito yan, hindi yan mapapalitan ng ibang aral. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa. Paano magtuturuan, magpapaalalahanan? Sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit. Kayong may biyaya sa inyong puso. Ano yung instrument ngayon? Kaya nga nilagay natin. Puso, instrument. Yung binilugan kung may mga nakalagay na gano'n. Ano yung instrumento? Puso. Yung larynx, yung human voice. Kapag gagamit ng mga kiingay-ingay na ano na yun. Ang nangyayari ngayon, pinagagawa ito ng iba, hindi nila napansin. Kaya pala nagsamba yung isang, gusto pala kumitaro. Ako naman susunod na rin mo kasi ikaw nagkaram eh. Ako naman dun sa piano ha. Eh wala nang intention mo sa pagsamba kita mga. Ang gusto hawakan na lahat ng mga instrumental music. Nawawala na ngayon yung tao. Kaya inalis ng Diyos yun eh. Di ba binasa natin nung nakaraan? Sapagkat yung laman ang nag-i-enjoy, hindi. Yung tinatawag na buong pagkatao para sa Diyos. Libang na libang sa mga magagandang awitin, eh, inihalimbawa pa nga natin, yung anak una na eh, halos magpakamatay pa sa kasi sigaw, kanta ng kanta sa video kayo na para pagang walang katapusan. Nag-i-enjoy yun naman eh. Palitan mo ngayon yung hymn at aang tumay. Yung mga hymn na yun, sigurado. Kung kayo nga itatayo dito, makin kami nag-iipap eh. Hindi natin sabihin kung sino, ano? Umaawit na ganyan eh, draw me near. Nako, ang nangyari sa katawan ng lupa. Diba? Ayaw makiisa. Bakit? Baka nag-buhet ka gabi. Anong ginawa mo sa gano'n? Baka makikita natin sa mga bagay na ito, ano ho? Kung ano lamang yung ipinakita ng Bible. Ito pa ho ang ikalawang talata, Hebrews chapter 2, verse 12. Mababasa po natin ang may kinalaman sa pag-awit. Sa Hebrews chapter 2, verse 12, ang sabi ay ganito, 2:12 ng Hebrew, na sina
sinasabi, ipabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan. To sing without instrument, sabi nga, a cappella. Pangatlong talata. Pang-apat, Hebrews chapter 13, verse 15. Kung inyong mapapasin, yung binabasa natin, puro awit, 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 umawit, umawit, umawit. Sa verse 15, ang sabi, sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa mga tuwid bagay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya nga may problema, kapatid, kung hindi ka umaawit. Bakit? Eh, hindi ka nakapupuri sa Diyos. Malakas pa yung boses pagdating sa labas. Mga kwentuhan kung anong pare-pare, mare-mare, malalakas ang mong boses. Pag-aawit sa Diyos, parang tipi. Hindi. Ibigay mo yan, ibigay mo yan. At yun yung binabanggit kanina kayong mga gawitan, mga Quran. At ang sabi nito sa 15, na bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Pag-awit. Ilang talata na po yung binabasa natin, wala kang makikita na gumamit ng tinatawag na instrumento. At yun ang pinagdidiin natin, sinabi natin kanina, mapusising pag-aaral ang ginawa natin dito. Kumonsulta tayo sa iba nating mga kapatid kung ito ba ay sinasangayunan. Kaya, hindi natin alam kung bakit ganoon na lamang ang paglaganap ng mga maling aral. Kasi pagka nga hindi mo ito pinangawakan, maililigaw ko ng mga iba. Napakaraming magagaling magsalita na para pagang isang tao na nangubulan ng mga babae. Parang ganon. Malipot ang dila. Magaling mangusap. Matalumpati. Ang sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 7-9, yung binasa ni Brother Prince kanina. May salita paakit-akit. Basahin natin. 2-8 may ba? Sa Colossians chapter 2 verse 8, pansinin natin. Dapat nakatanim ito po, tukor ng Colossians. Itong mga, ingat po tayo dyan at talagi natin itinuturo yan sa mga maling aral, mga maililigaw po tayo dyan pag hindi ka, kumbaga, mapanghawakan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 4, ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang na akit-akit. Maraming yan ngayon. Halos si sabi nga nung nasa Davao, siya raw ang appointed sa liti mo nga. Matindi mo sa to. Sa verse 7, ang sabi, na nag-uugat at nangatatayo sa kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. May naitanim na sa atin eh. May naituro na sa atin eh. Kinakailangan lamang itong maipagpatuloy. Huwag mong iiwanan po ito, kapatid. Para makilala natin yung katotohanan, ito yung magpapalaya sa atin yung mga bagay na nakasulat lamang dito hanggang doon lamang po tayo. Hindi tayo maaaring lumampas sapagkat mapupunta tayo sa mali, magiging aral na ito ng tao. Muli ay pansamantala natin dito ang puputulin ang ating pagkakatipon sa umaga nito. Tunlulubin muli ng Panginoon sa susunod na linggo, ito naman po ang ating pag-uusapan. Nakikita ko na po sa inyo yung mga title, ano ho, Silence of the Scriptures. At makita natin ang maliwanag kung hanggang saan lamang po tayo. At higit natin maaaring, kumbaga, ay pangunahan ng Diyos sa anumang mga bagay na gusto natin. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron po ba kayong nais dinawi? O meron kayong nais itanong? Okay na po. Sige po. Paano daw sa iyo, ano, kunyari, iba sa inyo, instrument na ano, paano kung palaktak or sa akin na ginagawa na makakabili lang sa katawan? Pwede naman po yun, pero outside the worship. Pero pagka nandito, ang tatandaan po natin, yung nakalagay lang po, sing, ano po. Kasi pagka bumuha tayo ng mga ganong mga bagay, kumbaga, mayroon lang kakaiba dyan. Diba? Ang nakalagay lang, sing. Sa maraming salamat po sa inyong katanong. Okay na. So balik po natin sa ating tagapagpaawit at maraming salamat.